Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumahin niyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ginugunita natin ang mahal na Birheng Maria, Ina ng Sambahayan. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay ng walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang nagdudulot ng tanang pagdamay at kasiyahan. Ang anak mong nakabayubay noon sa krus na banal ay nagbigay ng kanyang ina upang maging ina naming tanan. Ipagkaloob mo pakundangan sa inang mapagmahal ng iyong sambayanan ay magalak araw-araw sa ibayong kabanalang kinamit ng mga kaanib mong isinilang upang sa kandungan nito ay maakit ang sangkatauhan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Laging tinatanggap ng Diyos ang nagbabalik loob at inaaliw ang nawawala ng pag-asa. Iwan mo na ang kasalanan, lumapit ka sa Panginoon. Magmakaamo ka sa Kanya at mapapawi ang iyong sala. Manumbalik ka na sa kataas-taasan, talikuran mo na ang gawang masama at kamuhian mo ang Kanyang kinasusuklaman. Sino ang magpupuri sa Panginoon sa daigdig ng mga patay? Ang mga buhay lamang ang maaaring magpuri sa Kanya. Ang mga patay, sapagkat sila'y wala na, ay di maaaring magpuri sa Panginoon. Mga buhay lamang at malulusog ang maaaring magpuri sa Kanya. Kailaki ng pagkahabag ng Panginoon, anong dali niyang magpatawad sa nagbabalik loob sa Kanya? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sambayanang tapat sa Diyos ay magpupuring malugod. Sambayanang tapat sa Diyos ay magpupuring malugod. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang taong sa harap ng puon ay di naparatangan. Dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nalinlang. Sambayanang tapat sa Diyos ay magpupuring malugod. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalansang di ko inililihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Sambayanang tapat sa Diyos ay magpupuring malugod. Ang lahat ng tapat sa panahong gipit dapat manalangin upang bumugsuman ang malaking bahay, di sila abutin. Sambayanang tapat sa Diyos ay magpupuring malugod. Koblihan ko'y ikaw, ikaw ang sasagip kung nababagabag. Aking aawitin ang pagkalinga at yung pagliligtas. Sambayanang tapat sa Diyos ay magpupuring malugod. Magsitayo po ang lahat.
Kristo ay naging dukha upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang paalis na si Jesus, ay may isang lalaking patakbong lumapit. Lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang magdadaya. Igalang mo ang iyong ama't ina." "Guro," sabi ng lalaki, "ang lahat po ng iyay tinutupad ko na mula pa sa aking pagkabata." Magiliw siyang tinitigan ni Jesus at sinabi sa kanya, "Isa pang bagay ang kulang sa iyo. Humayo kayo, humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Namanglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis sapagkat siya'y napakayaman. Tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, "Napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos." Nagtaka ang mga alagad sa pananalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Madali pang makaraan ng kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya't sila'y nagtanungan, "Kung gayoy, sino ang maliligtas?" Tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. At sa pagsisimula natin, inilalaan ng simbahan ang pagdiriwang na ito bilang paghingi, paglapit sa mahal na ina, kung kaya binigyan ito ng titulo ng Maria, Ina ng Sambahayan. Iba po yung Ina ng Diyos sa Ina ng Sambahayan, o kaya Ina ng Simbahan. Yun po yung title ni Mary na siyang gagabay sa atin, sasama sa atin sa mga panahong ito habang tayo po ay nasa karaniwang panahon. Ngayon po, narinig natin sa sinabi ni Kristo, mahirap mapabilang sa pinaghaharian ng Diyos ang mga mayayaman. Eh, paano yan? Eh, lahat tayo gusto natin maging mayaman. Kaya nga abot-abot yung mga pagnonobena, pagsisimba.
Marami pa sa mga nagsisimba, mga deboto, dala-dala yung mga numero, mga lotto numbers. Lahat tayo gusto natin maging mayaman. Kahit mayaman na, gusto pa rin maging mayaman. Okay, paano to? Wala na, uwian na. Pero ano nga po ba ang nais talaga natin? Bakit gusto natin yumaman? O bakit gusto nating lumapit sa Poong Nazareno? Ano nga ba talaga yung gusto natin? Kasi yung lalaki po dito sa Ebanghelyo, sinabi niya, gusto niyang paano ba magkaroon ng buhay na walang hanggan? Paano ba mabuhay? Eh kung tutusin, mabait naman siya. Mayaman din. Ang sabi nga dito, ginagawa naman niya lahat, sinusunod niya yung mga utos, wala siyang nilalabag doon sa 10 utos. Hindi siya pumatay, hindi siya nangalunya, hindi siya nagsinungaling, hindi siya nagdaya. Iginagalang niya yung ama't ina. So perfect naman siya eh. Kung tutusin, di ba? Pero may kulang sa mayaman. May kulang sa lalaking ito. Yun ay yung mga bagay na nasa kanya na dapat niyang ibahagi. Yun yung kulang. Naintindihan po? Huh? Yun yung kulang. Sa dami niya, sa dami ng meron siya, ang kulang ay yung ipamahagi yung kung ano yung marami sa kanya. Eh, nagdadasal tayo, di ba? So, ang isang bagay din na na-realize ko po ngayon, kapag humingi ka sa Diyos, ipagkakaloob naman niya. Ibibigay niya. Gusto mo ng kotse? Ibibigay niya yan. Gusto mo ng bahay at lupa? Ibibigay niya yan. Gusto mo ng maraming pera? Ibibigay niya yan. Pero ibinibigay yan ng Diyos para mas mapabuti tayo. Hindi yan ibibigay sa atin para tayo maging masama. Hindi yan ibinibigay ng Diyos para matuto tayong maging selfish, maging makasarili, maging mayabang. Kundi binibigay yan ng Diyos para matuto tayong magbigay sa iba. Kasi higit na mas masarap sa pakiramdam yung nakakapagbigay kaysa yung tanggap ka lang ng tanggap. Yun yung kaligayahan na mararamdaman mo at masasabi mong, this is life. Ito talaga yung buhay na hinahanap natin. Hindi masamang maging mayaman. Ang masama ay kung dahil sa pagiging mayaman natin, nagiging masamang tao naman tayo. Na kahit ang Diyos, kaya nating ipagpalit. Nga sa panahong ito ng pandemya, no, talagang sinusubok lang marahil tayo. Lahat ng pinahalagahan natin, lahat ng pinag-ipunan mo, sa isang iglap, nawala. Pero ano nangyayari sa ugali natin? Baka lang po, no? Baka pwedeng suriin natin mabuti na kaysa magwala tayo, kaysa sisihin natin ang Diyos. Baka pwedeng ito yung maging daan para mas mamulat ang kaisipan natin na o nga, no? Parang kung papipiliin pera o Diyos, mas pinipili natin ang pera. Kung papipiliin kumita kaysa maging mabuti, mas pinipili natin ang kumita kaysa maging mabuting tao. So, pagnilayan po natin ang mabuti, no?
Alam ko po, marami po ang pumupunta dito sa Quiapo kasi marami talagang idinadalangin at inihingi sa Poong Nazareno. Handa naman po siyang ibigay yan sa atin, lalo tigit yung kaligayahan na hinahanap natin. Handang-handa yan. Kaya nga sabi ni Kristo, dun sa lalaki na gusto niyang sumunod sa Kanya, gawin mo muna, no? At saka ka sumunod sa akin. Hindi naman siya tinanggihan, pero binibigyan siya ng pagkakataon para dito pa lang sa lupa, maranasan niya na yung sarap, yung saya, kung paano talaga mabuhay. At dalangin ko din po, sana yun yung makita na natin. Habang tayo po ay nagkakaedad, habang tayo po ay tumatanda, yung realidad ng buhay, makita rin natin na lahat ng mga pinahalagahan natin ay wala doon ang kaligayahan. Kaya hindi tayo dapat matakot, mawala man ang mga material na pinahalagahan natin. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo upang makamtan ang mabisang tulong ng mahal nating ina na siyang nagsilang sa hari ng langit at lupa. Ang ating pong itutugon, dinggin mo ang aming panalangin o Panginoon. Dinggin mo ang aming panalangin o Panginoon. Upang ang simbahan ay makasunod sa kababaang loob ni Maria na kanyang ina at huwaran, manalangin tayo. Dinggin mo ang aming panalangin o Panginoon. Upang maipahayag ng mga mag-asawa sa kanilang pamumuhay ang karangalan ng Ina ng Diyos, manalangin tayo. Dinggin mo ang aming panalangin o Panginoon. Upang ipakilala ng mga pari at relihiyoso ang kalinisan ng birhen ng mga birhen, manalangin tayo. Dinggin mo ang aming panalangin o Panginoon. Upang ang mga pinuno ng mga bansa ay lingapin ang reyna ng kapayapaan at magtamasa ng kapayapaan at katiwasayan ang mga bansang kanilang pinamumunuan, manalangin tayo. Dinggin mo ang aming panalangin o Panginoon. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa oras na ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Sana ay kalugtan mo isang bayan na nagbubugay, nagmamahal sa'yo. Saan yon itong tinapay na nagdudulot ng buhay at halak na sa gisag na bigay mo? Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lamikha, tanggapin mo ang aming mga alay na nasa dambana at gawin mong maging paghahain ng katubusang dakila upang sa pag-ibig ni Mariyang Birheng Ina ng Sambayanan, kami ay maalab na makapamuhay at sa pakikipagkaisa sa pagtubos sa tanan, kami ay sa Kanya makipagtulungan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan.
Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong pinararangalan ng mahal na Birheng Maria. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang. Bilang liwanag nitong sanlibutan, kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, inasalamatan kaniya, inaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabihak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa igararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababahang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso
at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, paggalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Paggalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Kaiwara ng amin.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami mga nakinabang sa dulot mong katubusan at buhay, ay dumalangin sa tulong ni Mariyang Ina at Birheng Banal, at mabuting balita ay mailaganap sa tanan, at ang Espiritu Santo ay lubos na manahan sa sanlibutan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, ningapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos, yaring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, parang mo ang aming buhay at kaligtasan. Magsiupo na muna po ang lahat.
Isang magandang araw po sa inyong lahat. Maaari